Kumusta mga ka-health? Ipapamahagi namin sa inyo ang ilang mga tips para maiwasan ang belly fat at mapanatili ang malusog na katawan. Tara na at simulan natin! Sa pagtahak sa landas ng malusog na pamumuhay, mahalaga ang pag-unawa sa mga bahagi ng ating katawan at sa mga pangunahing aspeto na dapat pagtuunan ng ating atensyon ay ang tinatawag na bilbil o belly fat. Ang sobrang pag-accumulate nito ay maaaring magdulot ng malalimang epekto sa ating pangkahalatang kalusugan. Ang bilbil o kilala sa pag-agham na visceral fat ay tumutukoy sa taba na nag-iipon sa paligid ng mga organo sa tiyan. Iba ito sa subcutaneous fat na matatagpuan sa ilalim ng balat at mas malalim itong nakakaluklok sa loob ng tiyan, palibot ng mga mahalagang organo tulad ng atay, pancreas at bituka. Habang may mga normal na tungkulin ito, tulad ng pagbibigay ng proteksyon at insulasyon, ang sobrang bilbil ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga panganib sa kalusugan. Ang mga panganib sa kalusugan na nauugnay sa sobrang bilbil ay hindi lamang limitado sa mga isyu ng itsura. Ilan sa mga pagsasaliksik ay nagpapakita ng malakas na koneksyon sa pagitan ng sobrang visceral fat at pagtaas ng peligro ng ilang karamdaman. Ang sobrang bilbil ay kaugnay sa mga sakit sa puso at masamang daloy ng dugo tulad ng heart attack at stroke. Ang mga selula ng taba sa tiyan ay naglalabas ng mga kemikal na maaaring magdulot ng pamamaga, kawalan ng kakayahang makipagay ng mga ugat at mataas na presyon. Ang visceral fat ay aktibo sa metabolic na proseso at naglalabas ng hormone at kemikal na maaaring makaapekto sa pag-andar ng insulin ng katawan na maaaring magresulta sa resistensya ng insulin. Ang pangyayaring ito ay nagdadala ng panganib sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ang atay ay isa sa mga organong maapektuhan ng sobrang bilbil. Ang pag-accumulate ng taba sa atay, kilala bilang fatty liver disease, ay maaaring umabot sa mas masamang kondisyon tulad ng non-alcoholic steatohepatitis na maaaring makaapekto sa pag-andar ng atay. May ilang pag-aaral na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng sobrang bilbil at mataas na panganib ng ilang uri ng cancer tulad ng cancer sa dibdib at colorectal cancer. Bagaman ang eksaktong mekanismo ay patuloy pa rin isinasaliksik, ito ay nagpapakita ng mas malalim na epekto ng visceral fat sa buong katawan. Ang pag-unawa sa mga iba't ibang uri ng bilbil ay isang mahalaga bahagi ng mga pangangalaga sa kalusugan. Hindi lang ito nagbibigay daan sa atin upang mas mapatugunan ng pansin ang ating pisikal na anyo, kundi nagbibigay din ito ng masusing pagsusuri sa kalusugan ng ating katawan. Ang subcutaneous fat ay matatagpuan sa ilalim ng balat. Ito ay ang taba na madalas nating makikita at maramdaman sa ating tiyan, braso at iba pang bahagi ng katawan. Bagaman ito ay nagbibigay ng insulation at proteksyon, hindi ito kasing malubha pagdating sa mga epekto sa kalusugan kumpara sa visceral fat. Ang visceral fat sa kabilang banda ay mas malalim at naglalining sa loob ng abdominal cavity, palibot ng ating mga organo tulad ng atay, bituka at pancreas. Ito ang uri ng bilbil na may malalim na kaugnayan sa mga panganib sa kalusugan tulad ng cardiovascular diseases, insulin resistance at iba pang kondisyon. Ang pag-accumulate ng bilbil ay isang proseso na maaaring maapektuhan ng iba't ibang mga factor. Ilan sa mga pangunahing contributor ay ang sumusunod: ang pagkakaroon ng dietang mataas sa taba, lalo na ang trans fats at saturated fats ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-accumulate ng bilbil. Ang sobrang asukal, lalo na mula sa inuming matamis, ay nagpapataas din ng panganib. Ang kawalan ng regular na ehersisyo at aktibidad ay nagbibigay daan sa hindi epektibong paggamit ng enerhiya na maaaring magresulta sa pag-accumulate ng bilbil. Ang ating mga genes ay maaaring maglaro ng malaking bahagi sa ating katawan, kabilang na kung paano natin itinatabi ang taba. Ang ilang tao ay maaaring mas prone sa pag-accumulate ng bilbil batay sa kanilang genetic makeup. Ang stress at iba pang hormonal na pagbabago sa katawan ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano ito nag-iimbak ng taba, lalo na sa abdominal area.
Ang pag-iwas sa belly fat ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng malusog na pamumuhay, tamang nutrisyon at regular na ehersisyo. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring mong sundan para mapanatili ang isang malusog na katawan at maiwasan ng sobrang bilbil. Kumuha ng balance na dieta na binubuo ng sariwang prutas, gulay, buong grains, malusog na fats at protina. Bawasan ang pagkain ng mga processed na pagkain, matamis at pagkain may mataas na fat content. Kontrolin ang mga portion size upang maiwasan ang sobra-sobrang pagkain. Maglaan ng oras para sa regular na ehersisyo tulad ng aerobic exercise at strength training. Isama ang mga pagsasanay na nakatoon sa abdominal muscles para mapalakas ang core. Iwasan ang masyadong mahabang oras ng pag-upo. Magtayo at maglakad-lakad sa pagitan ng mga oras ng trabaho. Subukan magtrabaho sa isang standing desk o gawing aktibo ang iyong pamumuhay sa pamamagitan ng paglalakad o pagbibisikleta. Siguruduhin nakakamtan ang sapat na oras ng tulog kada gabi. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng pagtaas ng belly fat dahil sa epekto nito sa hormonal na balanse. Alamin ang mga paraan ng pagmamanage ng stress tulad ng meditation, yoga, o relaxation techniques. Ang stress ay maaaring magdulot ng pag-accumulate ng belly fat dahil sa hormonal na pagbabago. Bawasan o iwasan ang sobrang-sobrang pag-inom ng alak. Ang alak ay naglalaman ng calories na maaaring magdulot ng pagtaas ng bilbil. Iwasan ang paninigarilyo dahil may mga pag-aaral na nauugnay nito sa pag-accumulate ng visceral fat. Magpatingin sa doktor para sa regular na check-up upang mamonitor ang iyong kalusugan at makatanggap ng mga payo hinggil sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng hindi epektibong pag-metabolize ng taba. Ang pangunahing ideya ay bumubuo ng mga panghabang buhay na gawi na makakatulong sa iyo na panatilihin ang malusog na katawan. Ang pagkakaroon ng balance na lifestyle kasamang malusog na nutrisyon at regular na ehersisyo ay pangunahing hakbang para maiwasan ang belly fat at mapanatili ang pangkahalatang kalusugan. Huwag kalimutan, mga ka-wellness, ang goal natin ay hindi lamang mawala ang belly fat kundi mapanatili rin ang pangkahalatang kalusugan. Kaya't samahan niyo ako sa journey na ito at mag-subscribe na sa ating channel para sa mas marami pang tips sa wellness at fitness. Maraming salamat sa panonood, mga ka-health!